Topic natin, avocado. Isama na natin ang avocado oil kasi maganda yan para sa iyong kuti, sa iyong buhok, sa iyong kuko. Sasabihin natin bakit. Bukod sa masarap pa siyang kainin. Kasi ang avocado bagay sa ating balat, buhok, kuko. Kasi meron siyang biotin bukod pa dun sa vitamin A and E niya. So, yung ating buhok nagiging makinis. May vitamin E, may K, may lecithin. So, naa-absorb ng ating skin dun sa epidermis para mas gumawa ng panibagong skin. Nakakatulong din ito dahil oil ito. Nakakatulong din ito sa eczema, psoriasis, sunburn, wrinkles. Siyempre, di ba pag wrinkled ang skin, gusto mo nilalagyan ng moisturizer. Pwede sa kuko, buhok, anit kung may balakubak. At marami pang ibang benepisyo ang ating avocado. Nakita nyo naman, ang dami-dami niyang taglay na vitamina mineral. Naku, nakakataba ba ang avocado kasi marami siyang fats. Actually, maganda ang kanyang fats. So, itong prutas na to, creamy, di ba? Malinamnam. So, ang fat niya, mga 25 to 50 grams. Pero, huwag kayong matakot kasi low glycemic load ang ating avocado. Basta katamtamang dami lamang ang inyong kakainin. Ang fat niya, ito, monounsaturated fat. Meron pang omega 3 fatty acid, ha. So healthy sa puso, para siyang olive oil. So yung fat niya nagpapabagal ng pagtunaw or digestion. Kaya maganda sa blood sugar. Nire-reverse din niya yung insulin resistance. Kaya mas steady ang blood sugar sa ating katawan. Bukod pa dun sa kasama niyang soluble fiber. Kasi nag-i-stabilize din ang fiber. Pag soluble fiber ha, nag-i-stabilize o nagpapatatag ng blood sugar sa ating dugo. At meron din siyang protina kumpara dun sa ibang mga pruta. So, pakita ko sa inyo, may fiber. Ito yung sinasabi ko, soluble fiber, may protina. Pero nakita nyo, vitamin A, C, E, may vitamin K. Ito po, puro vitamin B's. Yan ang magbibigay sa inyo ng energy. Mineral, aba, mas marami pa siyang potassium kesa saging. May choline pa siya, ha. So, calcium, phosphorus, magnesium, para yan sa inyong itim. So, ganun siya kaganda. May fiber, tapos siya lang yung prutas na, hindi naman siya lang, pero isa siya sa mga prutas na may protina. Tapos sa immunity nyo, may zinc, pwede sa buntis, may iron, tapos lahat, folate, mataas din siya. Marami din siyang vitamin C. Iba pang beneficyo, no, ng ating avocado. Pwede mo siyang, actually, ang mga gamit niyan, pwede mo siyang gawing sandwich spread para sa iyong tinapay, para bumaba yung glycemic load ng iyong sandwich. Mas na-absorb din. Di ba, pag nilagay mo naman siya sa iyong salad, mas na-absorb yung mga carotenoids, yung mga beta-carotene, mula doon sa mga berdeng dahon ng gulay na inilagay mo doon sa iyong salad. So, pangpalit siya sa mayonnaise at keso. So, imbis na inailagay nyo, pwede nyo durugin yung inyong avocado. Bukod pa dun sa mga mamayang sasabihin kong gamit ng avocado, yung mga ice candy, halo-halo, shake, dessert, ice cream, huwag lang lalagyan ng matatamis na condensed milk. Kasi malasa na siya, creamy, malinamnam na siya on its own. Okay, so benepisyo, maganda ang ating avocado para sa ating heart. Okay? Kasi meron siyang beta-sitosterol. Yung beta-sitosterol niyan, nagpapataas siya ng good cholesterol. So, pinapataas niya. Actually, pati yung soluble fiber, nagpapataas ng good cholesterol. So, nakatulong siya dun sa diabetes mo, dun sa blood pressure mo. Kaya maganda itong ating avocado. Tapos, pwede rin siya sa buto. Kasi meron siyang vitamin K para ma-absorb yung calcium at hindi mag-ipon dun sa ating ihi. So, para sa teeth, sa ipin, tsaka sa bones. Bukod pa dun sa phosphorus, magnesium, manganese, calcium, para hindi tayo magkaroon ng paglambot ng buto
or osteoporosis. Maganda din siya sa mata, ang ating avocado. So, pangpalinaw siya ng mata. May phytochemicals kasi siya, lutein, zeaxanthin, mga antioxidant yun. So, protection natin yun laban sa ultraviolet rays ng sun. At itong monounsaturated fatty acid, tumutulong ma-absorb yung mga beta-carotenes para iwas tayo dun sa age-related macular degeneration, yung paglabo ng mata. Tapos, ang next pa, maganda din siya bilang anti-cancer. Laban siya sa mga cancer, lalo na kasama na po dito yung paglaki ng ating prostate. So, maganda din siya sa mga enlarged prostate. Yung beta-sitosterol niya, actually, 4 times more than oranges. Tapos, bukod pa doon, may folate siya. So, yung folate niya, phytochemicals yan, carotenoids. So, nakakatulong yan sa paglaban sa ating cancer. Actually, kung pwede nga, 1 serving of avocado a week, makakatulong yan. Tapos, laban din ito sa depression. Okay. Pero sa buntis, bagay ito dun sa ating mga buntis. Kasi, di ba, pag buntis magkaka-anemia, pero kompleto siya sa vitamina. Pag buntis ka, dahil mataas siya sa potassium, so mas hindi ka magle-leg cramps. Tapos, syempre, lagi ka nagsusuka, so maganda sa pantunaw. Bukod pa dun sa folate content na bagay sa inyong sanggol. Para dun sa brain development, ang inyong sanggol. So, pag di ka makakain, maganda to, malambot. At saka source ng calcium ng mga nanay. So, mga buntis, breastfeeding, bagay pakainin ng avocado. Doon sa mga depressed, laban sa depression, kasi nakita nila, pag mababa sa folate, ang avocado mataas sa folate. Pag mababa sa folate, tumataas yung homocysteine niya. So, mas hindi na kakadala ng mga nutrisyon doon sa ating utak. So, bumababa yung paggawa ng serotonin, dopamine, or epinephrine na siyang umaayos o nagre-regulate ng mood, ng tulog, tsaka ng gutom. So, kung mas papakainin natin sila ng avocado, baka mas gumanda yung kanilang mood. Maganda din siya sa ating tiyan, pantunaw, digestion, kasi meron siyang fiber. So, iwas pagtitibi, iwas sa cancer, tsaka nagsisilbing pagkain ng good bacteria sa ating tiyan. Tsaka alam nyo, maganda din siya sa ating mga kasukasuan, kasi nakita nila, pag may rayuma, yung saponins ng ating avocado nakakatulong sa mga sintomas ng rayuma. So, nagpapababa ng sintomas ng rayuma. Maganda siya sa energy. Kasi, di ba, nasabi ko nga kanina, lahat ng vitamin Bs na doon, bukod pa doon sa protein. So, pangpalakas ninyo. Tapos, yung avocado, maganda din sa ating utak. Kasi, meron siyang vitamin E. Antioxidant yon para sa memorya, pag-iisip, tsaka protection natin sa Alzheimer's disease. Team player tong ating avocado. Ibig kong sabihin, di ba marami siyang vitamins A, D, E, K, lycopene. So, bagay siyang isama sa mga gulay, tsaka prutas. Okay? Pwede siya isama sa kamatis, suha, pakwan, melon. Pwede mo rin siyang pang sandwich, sibuyas, tapos kung salad, calamansi, wansoy, pipino. So, pwede siyang sandwich, ito o, egg mayo. Sabi ko nga, pang palit ng mayonnaise, ipalit mo na lang avocado. Salad naman o, ito, meron kang tuna, pipino, sibuyas, wansoy, tapos lagyan mo ng avocado. Pero, bawasan nyo na lang po ng cream at sugar. Pwedeng gawing ice cream, ice candy. At kung gusto nyo gumawa ng fruit salad, imbis na mga mayonnaise at cream, yung avocado na ang pangpalit ninyo. So, napakarami pong health benefits ng ating avocado, pero lalo na sa ating blood sugar. So, pwede siya sa ating mga may diabetes. So, pwede tayong kumain ng avocado. Wag lang only. So, sa tamang katamtamang dami ng kakainin, malaki ang benepisyo sa ating katawan. So, salamat po. Gano'ng karami araw-araw? Okay. So, halimbawa, yung isang buong avocado,
pwede mong hatiin sa lima. So, kada kain mo, pwede yung 1/5 nun. Yun na yung pangpalit mo dun sa sandwich mo, salad mo. Diba, hatiin mo yan sa lima eh. Ganon. So, every, yun na yung, kada kain, yun na yung iyong fats. Diba, kada kain pwede tayong kumain ng fats.